Ready natin ang steamer. Buksan natin. So, hintayin natin na kumulo yung water. Kulo na yung tubig. Lagay na natin yung magagamit natin. We're gonna sterilize this, our equipment first. So, lagay natin dun sa ating steamer. By the way, nahugasan na po ito lahat. Lagay na lang po natin dito para mamatay yung bacteria. Natin ang ating patatas. And then, we're gonna peel it. Pagkatapos nating balatan itong patatas, hugasan natin. And then, diwain natin. Diin natin ng patatas sa cube. Then, gumamit tayo ng mask and gloves. So, we're gonna sanitize our table using alcohol. Kailangan natin ihanda. Ayan. Zero ang ating timbangan. Measure natin ang ating potato ng 50 grams. Ayan, 50 grams na ang ating potato. Good. So, na-measure na natin ang potato. Nasa 50 grams. Then, next is our water. The water. I use distilled water. 350 ml. Lang siya, dadagdagan natin. 300 ml lagay natin dito.
na siya. Lagay na natin itong potato dito. Then, takpan natin. Punta tayo dito sa ating kalan. Painitin natin siya hanggang lumambot ng 30 minutes. With a medium fire. Hintayin lang natin siya lumambot. After 30 minutes, patayin na natin. And then, palamigin muna natin ito. Ating potato. After itong palamigin, kunin na natin at lagay natin dito sa ating jar. Isalin na natin itong potato dito sa jar gamit ng gaza. After natin pigain, then dadagdagan natin ng 250 ml. Mas magma-measure tayo ng sugar and gelatin powder. Lagay natin dito sa ating potato. Ganon din dito sa ating powder, jelly powder. Mix po natin. Hanggang sa ma-dissolve ang sugar and then gelatin. After that, kuha tayo ng aluminum foil para matakpan itong potato. So, hatiin natin ang ating aluminum foil para matakpan natin ang jar dito sa ating potato. Takpan natin. Pagkatapos, ilagay na natin ito sa steamer. Pagkatapos natin na paghalo ang sugar and gelatin powder, ilagay natin dito sa steamer. Wow.
Hintayin natin ng 2 hours. After 2 hours, kunin na natin itong PDA or potato dextrose powder. Kailangan gumamit tayo ng gloves dahil mainit siya. Lagay natin dito. So, here's our container, microwave container. Gagamitin ko to as my petri dish dahil wala tayong petri dish dito sa bahay. Bago tayo maglagay dito sa ating container, kailangan natin mag-sanitize. Gumamit ng alcohol. Then, sindihan natin ang ating alcohol lamp. Bago natin ibuhos dito, kailangan muna natin itong painitin. Pagkatapos natin ilagay, kailangan natin takpan agad. Takpan natin kaagad ito ang ating 3 tubs na may PDA. We are waiting to be harden this PDA. We're gonna do this the yeast. Okay. I'm gonna use 1 teaspoon of yeast. Also, distilled water. Lagay natin ang water dito sa ating yeast. Mix it hanggang sa ma-dissolve nito. Matigas na, nag-harden na ang ating PDA, kailangan na natin mag-strake. Kailangan muna natin i-sanitize ang ating inoculation loop. Hintayin na natin na ang inoculation ay magko-color red bago natin i-dip dito sa yeast. Then, i-strike natin dito pa-zigzag sa ating PDA.